Welcome back to our class, and I am your teacher, Jonna, your teacher for today. Always remember the Lord said in Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. God bless everyone. Keep safe and enjoy learning. Let's start! Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga bata. Muli na naman tayo nagbabalik sa ating klase sa araw na ito. At ang ating aralin para sa araw na ito ay patungkol sa maayos at masayang pagsasamahan ng mag-anak. Aalamin natin ano-ano nga ba ang katangian ng isang tao o ng isang mag-anak tungo sa pagkakaroon ng maayos at masayang pagsasamahan. Layunin ng mag-anak na maging maayos at maunlad ang pamumuhay. Ngunit hindi lahat ng mag-anak ay maayos at maunlad. Bakit ganito ang nangyayari? Kasiyasiya ba ang samahan ng iyong mag-anak? O paanong natutugunan ng mag-anak ang iyong pangangailangan? Ilan lamang ito sa ating sasagutin para sa ating aralin na ito. Tandaan, hindi lahat ng mag-anak ay pare-pareho. Ito ay magkakaiba, depende sa uri ng pamumuhay na mayroon ang isang mag-anak. Okay, tignan ang larawan ng isang malaki at maliit na pamilya. Saan kakabilang sa mga larawan? Pwede niyong i-comment ang inyong sagot sa ating comment box. Ano kaya ang inyong mapapansin sa isang malaking pamilya at sa isang maliit na pamilya? Ang maliit na mag-anak ay mayroong isa o dalawang anak lamang. Madaling mabigyan ng pangunahing kailangan, katulad ng pagkain, damit, maayos na tahanan at maayos sa pag-aaral. Madali ring nagagampanan ng bawat kasapi ang kanilang tungkulin tungo sa maayos at masayang samahan ng mag-anak. Okay, kapag kakunti daw o maliit ang inyong pamilya o mag-anak, mas madaling natutugunan ang mga pangangailangan. Ngunit kapag malaki naman, ang malaking mag-anak ay mayroong anak na umaabot sa 8 o hanggang 10 ang bilang o masigit pa. Karaniwang mahirap mabigyan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain, maayos sa tirahan at pag-aaral ang mga bata maliban kung may magandang pinagkakakitaan ang mga magulang. Karaniwan ding mahirap ang pangangasiwa ng kaayusan at katahimikan sa bahay. Pag marami kayo sa inyong tahanan, panigurado maingay ang inyong tahanan dahil marami kayong nag-uusap-usap. Okay, mga katangian tungo sa maayos sa pagsasamahan ng mag-anak. Ang matiwasay na pamumuhay ay batay sa maayos sa pagsasamahan ng bawat kasapi ng mag-anak. Ikaw, paano ka nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos na pagsasamahan ng isang mag-anak? Pwede niyong i-comment ang inyong sagot sa ating comment box sa ibaba. Ang bawat kasapi ng isang mag-anak ay nararapat na magsumikap upang maging maligaya at matiwasay ang tahanan. Ating alamin ang 7 katangian na tungo sa isang maayos na pagsasamahan sa loob ng tahanan. Okay, number 1, mapagmahal. Ang kusang pagganap sa mga gawaing pantahanan, pagpapasalamat sa nagawang kabutihan, ang pag-aalaga sa nakababatang kapatid at o iba pa ang kasapi ng tahanan at pagbibigay ng regalo ay tanda ng pagmamahal. Ayan, kung may kusa tayo sa gawaing pantahanan o gawaing bahay, ito'y nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga magulang.
Nagpapasalamat tayo sa mga nagawang kabutihan sa atin. Nag-aalaga tayo ng kapatid o ng ating ng iba pang kasapi ng tahanan. Ito ay nagtanda ng pagmamahalan at isa ito sa katangian tungo sa maayos na pagsasamahan ng isang mag-anak. Pangalawa ay magalang. Paano nga ba natin na ipapakita ang pagiging magalang natin sa ating mga magulang o sa bawat kasapi ng mag-anak? Magandang kaugalian ng pagmamano sa mga magulang at nakatatanda bago at pagdating sa ating tahanan. At isa pang pagpapakita ng paggalang ay ang paggamit ng po at opo, lalo't higit kapag nakikipag-usap tayo sa nakatatanda sa atin. Maging ang paghahalik sa pisngi ay tanda rin ng paggalang. Alam nyo ba na ang po at opo ay ginagamit lamang sa Pilipinas? Ito ay hindi mo maririnig sa kahit anong parte ng mundo. Ito ay maririnig mo lamang sa Pilipinas sa mga kabataang Pilipino na mayroong paggalang sa kanilang mga magulang at nakatatanda sa kanila. Pangatlo, matulungin. Kawili-wiling tignan kung nagtutulungan ang bawat kasapi ng mag-anak sa mga gawain bahay. Magaan ang mga gawain kung magtutulungan. Makatutulong din kung magtitipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Mahalaga ring matutunan o matutuhan ang pag-aalaga sa nakababatang kapatid. Ito ay ilan lamang sa maaari nating maitulong bilang kayo ay mga kabataan pa lamang. Bilang kayo'y mga bata pa lamang, maaari nating tulungan ang ating mga magulang sa gawaing bahay. Maaari din natin tulungan ang ating mga magulang sa pagtitipid at sa pag-aalaga ng ating mga kapatid sa ganitong paraan na iibsan kahit papaano ang kanilang mga pagod at natutuwa ang kanilang mga puso. Pang-apat, maunawain. Kayo ba bilang miyembro ng isang mag-anak ay maunawain? Mahalaga ang pangunawa upang maging kasiyasiya ang pumumuhay ng isang mag-anak. Kailangan marunong magbigay, makisama, at makibagay sa paggamit ng mga kagamitan at paggasta ng perang panustos. Ayan, kailangan mayroon kayong pag-uunawaan sa bawat isa. Hindi pwede gusto mo lamang ang nasusunod o di kaya naman ay hindi mo inuunawa ang nais ng iyong kasama sa bahay. Panglima. Ang panglima ay may pananagutan. Bawat kasapi ng pamilya ay may pananagutan sa mga gawaing bahay. Halimbawa, si ate ang tagalinis ng bahay, si bunso ang tagahugas, si kuya ang tagaigib ng tubig o tagapuno ng tubig. Lahat ng gawain ay maaaring gawin ng kahit pasinong kasaping may panahon upang gawin ang mga ito. Lahat ng gawain ay maaaring mapag-aralan. Ang mga magulang ay may pananagutan sa mga anak. Sila ang naghahanap buhay upang matustusan din at matugunan ang pangangailangan ng mag-anak sa araw-araw. Kaya malaki ang pananagutan ng mga magulang sa mga anak. Hindi pwedeng iasa ng magulang ang pagtuturo sa kanilang anak sa Google o kaya naman ay sa YouTube. Kailangan ito ay turuan ng wasto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa. Pang-anim, nagkakaisa. Sa inyo bang tahanan ay may pagkakaisa? Masaya ang pagsasamahan ng mag-anak kung nagkakaisa ang mga saloobin at pagpapasya ang bawat isa. Mahalaga ang magkaisa ang mga kasapi ng mag-anak sa mga gawaing tulad ng pagsisimba,
pamamasyal at pagdalo sa mga okasyon tulad ng pista, kaarawan at mga pagtitipon. Ayan, mahalaga magkaroon ng pagkakaisa. At panghuli, dapat ay may pagtitiwala sa bawat kasapi ng iyong mag-anak. Ang bawat kasapi ay may kani-kaniyang kaalaman, kasanayan, kakayahan at saloobin. Ang pagkilala sa kakayahan ng bawat isa ay nagpapakita ng pagtitiwala sa bawat isa. Magiging magaan ang kalooban kung may pagtitiwala ang mga kasapi ng mag-anak sa isa't isa. Halimbawa, may pera kang iniwan sa ibabaw ng TV dahil may tiwala ka sa mga kasapi mo sa iyong tahanan, hindi ka mangangambang ito'y mawawala. O kung wala ka namang tiwala, ikaw ay mangangamba na baka ito ay mawala at kunin ng ibang miyembro ng mag-anak. Kaya mahalaga ang pagtitiwala upang magkaroon tayo ng maayos na pagsasamahan. Magiging maayos at kasiyasiya ang pagsasamahan ng mag-anak kung nagkakasundo at nagtataglay ng mga katangiang nabanggit sa ating aralin sa araw na ito. At iyan lamang ang ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat at paalam! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Paalam!